Good everyone, it's me again, King Wawa. At ngayong araw ay i-share ko sa inyo ang aking Hunter meta build dito sa The Ragnarok. Okay, so by the way, ang build na to ay double strafe with Falcon Strike. Ganito yung itsura niya. So, single target siya, pure damage, and ito yung best na gamitin ng Hunters, especially sa early game. And don't worry, dahil pang F2P itong build natin, hindi mahirap buuin. Babanggitin ko din ang pros and cons ng build na ito mamaya, pero bago yon, simulan natin sa stats. So yung stats na gagamitin natin dito is dalawa lang, which are Dexterity and Luck. Dexterity para magkaroon tayo ng physical attack, hit rate, casting speed, at nagsiscale kasi siya sa double strafe. At Luck naman, which is pampataas din ng physical attack, crit rate, crit resist, perfect dodge, and nagsiscale naman siya sa Falcon Strike. Oh, wait lang, Hunter yung job pero walang agility? Yun ay dahil hindi tayo mag-auto attack sa build na to. Unang-una, walang dagdag na physical attack ang agi. And pangalawa, dahil double strafe and Falcon Strike lang naman ang skills na gagamitin natin, eh walang masiskillan yung agi. Eh, elaborate natin to mamaya. Next is skills. So sa first job skills, ang kailangan natin lagyan ay double strafe level 10. Ito yung main damage skill natin. Heavily siya nagsiskill sa dexterity and physical attack, kaya patataasin natin yan. Improve concentration level 10, ito yung detect skill ng sniper. Plus, within 30 seconds, magkakaroon ka ng plus 55 dexterity. Vulture's Eye level 5, hit rate lang naman talaga yung habol natin dito. And Eagle Heart level 5, mas malayo yung kalaban, masasakit yung damage natin. Level 1 arrow crafting para makapag-craft tayo ng arrows. At may matitira pa tayong 8 skill points sa first job. Ilagay mo lang kahit saan dyan, pangumpleto lang naman. Sa second job skills naman, ang lalagyan natin ay Falcon Mastery level 1 para ma-unlock natin yung ibon. Steel Crow and Blitz Beat level 1 din. Hindi naman natin gagamitin to mga to, prerequisite lang kasi sila ng Falcon Strike. Falcon Strike level 10, ito yung secondary damage natin. Heavily din siya nagsiscale sa P-Attack and Luck, kaya papataasin din natin yon. Beast Bane level 10, and yung sobrang skill points, ikaw na bahala kung saan mo ilalagay. Ang bala ko nga, maglagay sa Ankle Snare pang PvP lang. So sa auto settings, ang ilalagay lang natin ay double strafe and improve concentration. At i-close natin yung auto attack. Bakit? Dahil kapag naka-on yan, ang tagal ng delay bago siya mag-recast ng double strafe, kaka-normal hit, nakakababa ng damage per second. And kahit hindi naman tayo mag-normal attack, magpo-proc pa din naman yung Falcon Strike sa double strafe. Next is gears. So, assuming na level 40 na tayo, ito yung mga gears na dapat nating gamitin. Polaris Clip, Polaris Goggles, Polaris Mask, Polaris Hunter Suit, Polaris Cloak, and Polaris Shoes. At subukan natin silang ipa-plus 5, refine at least, para mapakinabangan natin yung refine effect nila. Sa accessories, dalawang Polaris Ring. By the way, huwag kayo malilito ha, magkaiba yung left tsaka right nyan. Bakit Polaris Ring at hindi Pride Purge Necklace? Hindi naman din kasi natin mapapakinabangan yung skill effect niya, since hindi naman tayo gumagamit ng Blitz Beat. And sa weapon, pwede natin gamitin yung Polaris Longbow. At subukan natin ipa-plus 7 para sa plus 8 dexterity. Pagtsagaan na muna natin yan, since mahurap? Since mahirap makuha yung Abyssal Echo, almost same lang din naman sila ng stats kapag mababa pa yung refine ng gears. So sa costume, RNG kasi to pero kahit na anong nagbibigay ng luck or dexterity, pwede na yan. And also, huwag nyo kalimutan i-grind yung ancient gear ha, labo-labo yung pinagkukunan niyan. Bagawan din natin ang video in the future. Next is cards. So sa head, eyes, and mouth, cruiser lang yung nakikita kong solid na blue card. Pero kung makakapag-farm ka ng purple cards, goods yung Devirucci card para sa blind resistance, and Marduk card naman para sa silence resistance. Sa armor, best na gamitin natin yung vocal card para sa dex and P attack. Sa cloak, mastering card para sa luck. Sa shoes naman, merman card para sa SP and HP potion recovery. Sa accessories, stemworm and or zerom card para sa dex. Pero I suggest na magkaiba sa bawat accessory para madaling i-upgrade yung cards. Sa weapon naman, drops card para sa dex and hit rate. And sa offhand, wala ding specific na blue card, pero pwede na yung pupa card. So, ang dami natin ginagamit ng low-level cards, no? Pero may purpose yan. Dahil nga madali silang ma-loot, mabilis din silang ma-upgrade. And dahil dex and luck ang karamihan sa mga yan, magsiskill sila sa skills na gamit natin. Malaki ang impact sa damage. Next is necessities.
Okay, so unang-una, as a hunter ay kailangan natin gumamit ng arrows. Either para mapalitan yung element ng attacks natin, or pataasin lang yung damage. So meron tayong dalawang source nyan. Either sa crafting, nakalagay naman dyan kung anong need mong materials, and kailangan natin gumamit ng stamina para makraft sila. Or pwede natin bilhin yung arrows sa shop gamit ang Zenny. Once a day mo lang pwedeng bilhin yung water, wind, and earth element arrows. Kaya huwag mo siyang kalimutan bilhin araw-araw. 10,000 charges naman kada isang araw, kaya di na rin masama. Also, palevelin din natin yung cooking para kapag na-unlock na natin yung dishes na nagbibigay ng temporary stats na dex or lock, eh meron na tayo magagamit. At dahil nga skiller build tayo, eh syempre, huwag nyo din kakalimutan mag-imbak ng SP pots. Especially kapag mag-AFK grind na. Dahil kapag naubusan tayo ng SP, tutunga nga na lang yung character natin. At eto na ang pros and cons ng build na to. So sa pros muna, unang-una, madali siyang i-build. Low level yung mga cards, and wala tayong masyadong isipin kundi magpataas lang ng lock and dex. Pangalawa, pure damage build siya. One hit pa nga yung mobs madalas, especially kapag nagpo-proc yung Falcon Strike, and kung makakaposisyon ka na maayos sa PvP, eh goods din siya. Yung cons naman niya is unang-una, wala siyang masyadong utilities. Damage lang talaga, hindi gaya ng ibang builds na may knockback, slow, etc. And pangalawa is medyo magastos siya sa Zenny. Since skiller nga tayo, eh kailangan natin magsunog ng SP pots. And alam nyo naman kung gaano kamahal yung SP pots dito sa game. Ginto ang pota. And since napakita na natin yung buong build natin, itesting na natin siya sa PvP. So yun, ang build na to is great for early game. And unti-unti natin itong babaguhin hanggang ma-perfect natin siya. At kung maka-change job na tayo to sniper, eh syempre mag-upload din ako ng another guide para dun. So kung meron kayong corrections or suggestions about sa build, eh huwag kayong mahihiyang mag-comment sa baba. Open na open tayo dito sa criticisms. Especially since bago pa lang yung game. Kapag tinatama kasi natin yung isa't isa, eh sabay-sabay tayong lalakas. So yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita-kit sa next upload, and thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.